Pwede ba kumix ang foreigner magampo ng isang Pilipinong bata dito sa Pilipinas? Actually, pwede siya. Mm-hmm. May mga nangyayari naman ganun. Pero meron talagang requirements. Yes, may requirement. Anong requirement, MJ, at saka kumix? Yung mga requirement, number one, kailangan yung foreigner na yan, yung country niya, may diplomatic relationship ng Republika ng Pilipinas. So, hindi pwede mag-adapt ng isang foreigner na walang diplomatic relationship. Ibig sabihin, may embassy tayo sa kanilang bansa. Pangalawa, living in the Philippines for at least 3 years. And third, maintain that residency. But may mga exception dyan. For example, former Filipino ka, inadapt mo yung relative mo up to 4th civil degree. Foreigner ka, tapos inadapt mo ang legitimate child ng anak ng asawa mo dati. Legitimate child ng anak niya sa ibang asawa dati, then jointly with a Filipino na nag-adopt siya ng isang relative ng isang Pilipino. Then third, kailangan i-submit niya yung certificate na may capacity siya to adopt in their own country, and yung country niya allowed the adopted child to enter their country as the adopted child of that foreigner. Nako, marami palang requirements sa Attorney Mark at kung Migs. So, hindi lang mag-file ka doon, approve na. Kailangan talaga na dumaan ka muna sa embassy nila, kumuha ka ng mga certificate. Hassle. Parang, yun talaga, trabaho ng abogado yan. Na kailangan ka pupunta sa court. Before court kayo, sa agency na lang ng disability. So, pupunta ka sa US Embassy, for example, American, para kumuha ng mga certificate na may diplomatic relation. The American government allowed na isang adopted child na to enter their country, yung mga requirement na i-submit sa proper government agency. Pag makita mo rin naman kasi na marami talagang requirement, syempre kung mag-a-adopt ka, hindi ito biro. Yes, yes, diba? Yes. Eh kung ma-hassle ka na nga sa lahat ng mga requirements na ito, baka half-hearted ka rin sa pag-adopt. Tama. Kasi kailangan naman talaga nating protektahan. Ito, babalik tayo sa best interest of the child. And kung mag-a-adopt ka, kung hindi mo kayang gawin itong mga requirements na ito, huwag ka nalang mag-adopt kasi kung ma-hassle ka rin, medyo hindi madaling magpalaki ng isang bata. Kasi adopted nga, ibig sabihin adopted, you will act as a mother. Yes. You will act as a father. Hindi mo naman kadugo yan, but you will act as a mother and a father to the child. So it means yung lahat ng obligasyon ng bilang isang magulang, kailangan mong gampanan yan. Uh-oh. So that's why it may tinatawag tayong case study, submit yan sa proper government agency, may trial custody, para matingnan na compatible kayong dalawa and it is for the best interest of the child. That's why na-approve yung adoption. Nako, sa ato sa province kung Migs, dagaki nga na, di ba? Gina-adopt. Maraming hindi ginagawa yung proseso. Okay. Maraming sinasabi lalo na yung mga... lang. Oo. Kinupkup lang. Na, hindi, para ko ng anak to. Oo, para ko ng anak to. Ganyan na, hindi, giampun ka na. Mga ganun. May mga binubuli nga, di ba? Sabi, ampun ka lang. Mga ganyan. Mas maganda nga ampun ka lang kaysa illegitimate child ka. With respect to the status, mas okay ang adopted child kaysa isang illegitimate child. Kasi ang illegitimate child, 50% lang na makukuha sa isang legitimate child with respect sa inheritance. But if you are an adopted child, yung makukuha mo, same right with that of the legitimate child for all intents and purposes. Kuya Mark, atong Bisaya o na, kaya dagawa kasabutan ng word nga illegitimate child. Unsa kaya nasa Bisaya? Anak sa labas. Anak sa gawas. Anak sa gawas, anak sa pagkabinata, anak sa pagkadalaga, anak sa kabit mo, anak sa third party, yun, illegitimate child. Oh. Hindi ibig sabihin, yung nanay, hindi mo asawa. Yun, illegitimate child. Ang legitimate child, within wedlock. So, ibig sabihin, sa kasal, nagkasal kayo, tapos nanganak kayo, so yun, legitimate child ang tawag doon. Klaro. Klaro na gid, kaya syempre. Pero ang mga iba, hindi nakakaintindi ng English. Hindi, kung anong illegitimate, anong legitimate, malimog, diba? Oo. Nakakalito. Sorry. Iba pala ang Tagalog sa Bisaya. Kailangan kong i-clarify. Diba? May tanong, sa Bisaya. May tanong po dito. Kami mag-asawa, walang anak, pero ako lang ang gusto mag-ampon. Pwede ba ako mag-ampon, mag-isa? Aba, na hindi kasama ang aking asawa? Sa madaling salita. Bawal yan. Oo. Bawal yan. Bakit? Kailangan joint adoption. Kasi, example, mag-asawa. Mag-asawa. Tapos yung nag-adopt, si babae lang nag-adopt. So, it will affect the psychological development ng bata. So, kailangan joint adoption. But may exception. Kasi joint adoption, kailangan si babae at saka si lalaki, the husband and the wife, should file the petition for adoption. But may exception dyan. Number one,
ikaw lalaki, inadopt mo ang legitimate child ng asawa mo. Legitimate meaning, may asawa siya dati, namatay lang, inadopt mo yung mga anak niya na legitimate child. Second, pwede ikaw lang mag-adopt, hindi kasama yung asawa mo, pag ang inadopt mo, yung illegitimate child mo. Third, for example, separated na kayo, legal separated na kayo, legally separated, hindi na kailangan ang joint adoption. Yun ang exception. But as a general rule, kailangan talaga ang joint adoption. Parang ano din dyan, Kong Mix, no? Mura po siya, conjugal property. Siyempre, duhagod mo ka buo. Siyempre, kasi... Conjugal obligation. Ayan. Oh. Oh. Hindi, kasi kung mag-asawa kayo, siyempre, joint din ng finances nyo, yung ang epekto kasi ng kasal, it two become one. Ibig sabihin, two become one, anong obligasyon ni babae? Obligasyon din ni lalaki. Anong obligasyon ni lalaki? Obligasyon din ni babae. Kasama doon, ang pagmamahal sa bata. Hindi naman pwedeng para ng aso na nag-uwi ka na lang ng hindi naman aso. Kayo roommate ng asawa mo or housemate. Two become one. You are one already. Pagkasal na kayo. Aba, dito tayo sa crucial na tanong. Kung means, bata lang po ba ang pwedeng ampunin? Oo. Sa madalang salita, sino-sino? Pwede ba ako ampunin ni Attorney Migs? Sino-sino po kung ba ang pwedeng ampunin? Ikaw kung matagal ka na, since bata, nandun sa bahay namin, na itinatrato na parang anak ng magulang ko, pwede. Ibig sabihin, hindi lang bata ang pwedeng i-adopt na below 18. As a general rule kasi, ang i-adopt kasi, below number 18. One, below 18 years of age. But pwede ang legal age i-adopt. As long as yung legal age na yan, for example, 20 years old na, 30 years old na, pwede pa rin i-adopt yan. As long as nakatira siya sa adopter and treated by the adopter as a child since minority. In that case, pwedeng i-adopt ang isang person of legal age. Meaning above 18. Above 18. Pero generally, dapat child. As a general rule. Meron din mga aspeto na dinideclare na legally available for adoption. Mm. Yan, pag na-declare yan, yan na yung papasok yung mga foreigners na pwedeng mag-adopt. Or yan, yung pinag-usapan ng illegitimate child, meaning anak sa labas na gustong i-adopt, nag-asawa. Kunyari, ikaw, nagkaroon ka ng anak. Sa iba, or hindi ka pakasal at bigla ka nagkaroon ng asawa, itong asawa mo, pwedeng i-adopt yung anak mo sa labas. Sa pagkadalaga o sa pagkabinata. Pero parang kadalasan talaga kung Mix at Kuya Mark, bata talaga ang ina-adopt. As a general rule. Peculiar siya na parang tatda ka na for the sake na dun sa mamanahin nga. May ganun. May nangyayari to happen. Because of the effect of the adoption. Man ang pinag-usapan, yun ang pinag-usapan. That's why, para pantay-pantay ang lahat ng mana ng mga anak. So, ang gagawin, anak sa loob, anak sa labas, equal. So, ang ginagawa, yung mga anak sa labas, in-adapt para at least pantay-pantay ang mana nila. Or yung mga instances, no, na ngayon lang nila na laman. Mm-hmm. Anak pala sila, di ba, may namatay, anak pala sila, tapos nakatira pala doon sa mga asyenda, yung mga ganon. Tapos nalalaman na, ayun pala, or since bata pa, tinatrato na parang anak. Yun na yung pwedeng yun sasabihin sige, adopt, kasi nga, pamatay na siguro si lolo, si tatay, ganon, para... Pumantay yung makuha nitong batang to sa mga iba-ibang mga anak.